Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Math 2, Quarter 1, Week 4. Ordinal na bilang mula 1st hanggang 100. Gumagamit tayo ng ordinal numbers upang ipahayag ang posisyon at pwesto ng isang bagay. Mahalaga ang bilang na ito upang malaman natin kung pang-ilan o nasaan ang ating tinutukoy. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy, makababasa at makasusulat ng ordinal na bilang mula 1st hanggang 20th na bagay sa pangkat mula sa point of reference. Simulan natin ang gawain sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat mo ang tinutukoy na letra kung ang W ay ika-11. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Whiteboard. Ang ating point of reference ay ang W na nasa ika-11. Para mas madali nating masagot ang mga tanong, ay lalagyan natin ang bawat letra ng mga ordinals. At para sa unang bilang, anong letra ang nasa ika-18? At ang tamang sagot ay letter A. Anong letra naman ang nasa ika-12? At ang tamang sagot ay letter H. Anong letra naman ang nasa ika-17? At ang tamang sagot ay letter O. Anong letra ang nasa 19? Ito ay letter R. At anong letra ang nasa ika-15? Ang sagot ay letter E. Anong letra naman ang nasa ika-20? Ang sagot ay letter D. Anong letra ang nasa ika-13? At ang tamang sagot ay letter I. Anong letra ang nasa ika-14? Ang sagot ay letter T. Anong letra naman ang nasa ika-16? At ang tamang sagot ay letter B. Ilan kaya kayong magkakapatid? Sino kaya ang unang anak o first? Sino naman ang ikalawang anak o second? Sino ang panghuli? Masasabi mo kaya kung pang-ilan ang ate mo mula sa'yo? Ang mga salitang ito ay naghahayag ng posisyon o pwesto. Ito ay tinatawag na ordinal numbers. Gamit ang ordinal numbers mula sa point of reference, tukuyin mo ang mga kagamitan sa paaralan sa ibaba. Ang point of reference ay makatutulong para malaman mo kung saan nag-umpisa ang isang hanay. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamitin ang larawang lapis bilang point of reference. Alamin mo ang ordinal na posisyon ng bawat larawang kagamitan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga larawan ng kagamitan. Lapis, crayon, pantasa, ruler, bag, gunting, pambura, at stapler. Ang ating point of reference ay ang lapis. Ito ay nasa ika-13. Para mas madali nating masagot ang mga tanong, ay lagyan natin ito ng mga ordinals. 14, 15, 16, 17,
18th, 19th, at 20th. Ngayon naman, anong kagamitan ang nasa ika-13? At ito ay lapis. Sa ika-14th naman, crayon. Sa ika-15th, pantasa. 16th, ruler. 17th, bag. 18th, gunting. 19th, pambura. At 20th, stapler. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ngayon, subukan mong alamin ang rank o pwesto ng mga bata sa ginawang pagsusulit sa mathematics. Si Mila bilang point of reference at ika-10 ang pwesto. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At narito ang rank ng mga bata. Si Mila bilang point of reference na nasa ika-10. Para mas madali nating masagutan ang mga tanong, ay lalagyan natin ito ng mga ordinals. Para sa unang tanong, sino ang nasa ika-12 pwesto? At ang tamang sagot ay si Miko. Sa ika-2 tanong naman, sino ang nasa ika-14 na pwesto? At ang tamang sagot ay si Mimi. Sa ika-3 tanong naman, sino ang nasa ika-11 pwesto? At ang tamang sagot ay si Mira. Sa ika-4 na tanong, sino ang nasa ika-17 pwesto? At ang tamang sagot ay si Maki. Sa ika-5 tanong, sino ang nasa ika-15 pwesto? At ang tamang sagot ay si Melo. At sa panghuling tanong, ano ang nakuhang pwesto ni Mario? At ang tamang sagot ay ika-18. Ang ordinal numbers ay ginagamit upang masabi ang pwesto o posisyon ng pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa isang hanay. Ang point of reference ay makatutulong upang maunawaan kung saan nag-umpisa ang isang hanay. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin at pag-aralan ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Gamit ang salitang kumain bilang 11 o 11, tukuyin mo ang pwesto ng bawat salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Basahin natin ang pangungusap. Kumain ng prutas at gulay upang ikaw ay maging malusog. Ang ating point of reference ay kumain na nasa 11 o 11. Para mas madali nating masagutan ang mga tanong, ay lagyan natin ito ng mga ordinal numbers. At sa unang tanong, anong salita ang nasa 16 na posisyon? A. Kumain. B. Upang. C. Maging. At ang tamang sagot ay letter B. Upang. Sa ika-2 tanong, ang salitang prutas ay nasa ika-ilang pwesto? A. 13. B. 14. C. 15. At ang tamang sagot ay letter A, ika-13 o ika-13 pwesto. Ikatlong tanong,
Anong salita ang nasa 17th posisyon? A. Ikaw. B. Gulay. C. Malusog. At ang tamang sagot ay letter A, ikaw. Sa ika-apat na tanong, ang salitang malusog ay nasa 4th na pwesto. A, 18th. B, 19th. C, 20th. At ang tamang sagot ay letter C. Sunod na tanong, alin sa mga sumusunod ang tamang pangungusap? Ang salitang at ay nasa 16th na pwesto. Letter B, ang salitang ikaw ay nasa 17th pwesto. At letter C, ang salitang maging ay nasa 20th pwesto. At ang tamang sagot ay letter B. Ang sunod naman natin na pag-aaralan ay pagkilala sa mga perang, papel at barya. May iba't ibang uri ng salapi o pera sa ating bansa. Ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang ating ginagamit upang pamalit sa nais nating bilihin. Sa araling ito, mas kilalanin mo pa ang iba't ibang pera sa ating bansa. Ikaw ay inaasahang makababasa at maisusulat ang pera sa simbolo at salita. Ang mga sumusunod sa ibaba ay pera ng ating bansa. Tingnan at alamin mo kung paano ito babasahin at isusulat. Narito ang pera ng ating bansa, kung paano ito binabasa at isusulat at ang kanilang mga simbolo. Ito ay piso o 1 piso, 5 piso at 10 piso. 20 piso, 50 piso, 100 piso, 200 piso, at 500 piso. Ang pera o salapi ay karaniwang ginagamit na pambili sa ating mga pangangailangan. Ito ay maaaring perang papel o barya. Ang ating pera sa Pilipinas ay may iba't ibang kulay at disenyo na batay sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Halimbawa, makikita sa 20 piso ang larawan ng Banawe Rice Terraces. Makikita sa 50 piso ang lawa ng Taal at isdang Malipula. Bulkang Mayon at Whale Shark naman ang makikita sa 100 piso. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Subukan mong isulat ang pangalan at simbolo ng bawat pera sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ang tamang sagot para dito ay 20 piso at narito ang kanyang simbolo. Sa ikalawang bilang, ito ay 50 piso. Sa ikatlong bilang, ito ay 100 piso.
ika-apat na bilang, ang tamang sagot ay 10 piso. Sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay 5 piso. At sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay 1 piso. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin at isulat ang simbolo ng mga sumusunod sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, 20 piso, 50 piso, 10 piso, 100 piso, at 60 piso. At ang tamang sagot ay, ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Sa ika-anim na bilang, 5 piso, piso, 10 sentimos, 25 sentimos, at 200 piso. At narito ang mga tamang sagot. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Hanapin ang ngalan ng mga pera sa kahon sa ibaba. Isulat ang letra ng iyong sagot sa kwaderno. Ang ating mga pagpipili ang sagot sa loob ng kahon, letter A, 5 piso, letter B, 20 piso, letter C, piso, letter D, 100 piso, letter E, 10 piso, at letter F, 50 piso. Masdan ang unang bilang. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay letter B, 20 piso. Sa ikalawang bilang naman, ano kaya ito? At ang tamang sagot ay letter E, 10 piso. Tingnan naman ang larawan sa ikatlong bilang. Ito ay tama, letter D, 100 piso. Sa ika-apat na bilang naman, ito ay 5 piso, letter A. Sa ika-limang bilang, ang nasa larawan ay letter F, 50 piso. At sa panghuling bilang, ito ay letter C, piso. Tandaan na ang peso ay simbolong ginagamit sa piso. Ang sentavo naman ay simbolong ginagamit sa sentimo. Ang tuldok ay ginagamit upang paghiwalayin ang piso sa sentimo. Ito ay binabasa ng at. Halimbawa, 20 piso at 50 sentimo. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, alin sa larawan ang nagpapakita ng 10 piso? Ang sagot ay letter A. Sa ikalawang tanong, isinusulat ang 100 piso.
tingnang mabuti ang mga pagpipilian. At ang tamang sagot ay letter B. Sa ikatlong tanong naman, paano binabasa at sinasabi ang 100 piso? A. 100 piso. B. 100 piso. At letter C. 100 piso. At ang tamang sagot ay letter C. Sa ikaapat na tanong, bibili ng gunting si Ben sa halagang 35 piso. Alin sa mga pera ang pwede niyang ibayad? Tingnan mabuti ang larawan. At ang tamang sagot ay letter C. Sa ikalimang tanong, si Lito ay may natirang pera mula sa imidingay ng kanyang ama. Ano kaya ang pwede niyang gawin? A. Ibili ito upang bigyan muli ni tatay. B. Paglaruan at guhitan gamit ang iyong krayola. At letter C. Ipunin sa alkansya. At ang tamang sagot ay letter C. Ipunin sa alkansya. Sa ika-anim na tanong, nakita mong nalaglag ang pera ng iyong ate. Ito ay perang papel na kulay ube at pula. Ano kaya ang dapat gawin? A. Itago ang perang kulay ube at isole naman ang pula. Letter B. Ibalik lahat ito kay ate. At letter C. Ibili ito ng iyong gusto. At ang tamang sagot ay letter B. Ibalik lahat ito kay ate. Hanggang sa muli mga bata!